Magandang umaga po sa ating lahat. First of all, I just want to thank God sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating series na Limang Minuto. Alam niyo po, I'm just really thankful na naging po akong vessel. It's all God eh. Talagang si Lord po talaga yung gumagawa sa buhay ng bawat isa. Siya po talaga yung nangungusap. Ako po ay alulud lamang ng kanyang salita. And it's all by His grace. Kaya po talagang I just want to thank you. I want to thank God. And I pray na patuloy at patuloy tayo makakapag-share ng salita ng Diyos, ng truth. And we will just make Jesus famous wherever we can. And ang ating pag-uusapan po today is very exciting. And it's found in John 11 verse 35. Ang sabi po dito, Jesus wept. Tapos, si Jesus ay umiyak. Ito po yung shortest verse sa Bible, pero it holds a significant part in my life. Sobrang powerful po nitong verse sa akin. Kasi dito po tinuturo ni Jesus na napaka-importante sa buhay ng bawat tao na i-express ang kanilang nararamdaman, ang kanilang tunay na emotions, tunay na feelings. Napaka-importante po niyan. Kasi tignan mo tong si Jesus. Si Jesus po, siya na yung Diyos. Everything was created by Him and it is created through Him. He is the Alpha and Omega. Siya yung pinaka-powerful na being in the universe. Tapos iiyak. Bakit niya ginawa to? Expressing our feelings, being transparent with our feelings is very important, mga kapatid. Kasi alam niyo po, kasi we live in a culture ngayon na everything is fast-paced eh. Na parang wala kang time para malungkot. Wala kang time para maging vulnerable. Parang i-power through mo lang yung lahat. Parang pretend to be happy, pretend to be strong. Ayun na lang yung gawin mo to get through this. And minsan kasi nakikita ng mundo, and alam kong ito pa rin yung nakikita ng mundo ngayon, ito pa rin yung mindset nila when it comes to vulnerability, when it comes to pag-express ng tunay na nararamdaman, nakikita nila to as weakness. Nakikita nila to as kahinaan sa atin. Minsan sa, especially sa corporate world, minsan sa ating families, minsan sa ating relationships with friends sa school, or maybe even in the church. Minsan hindi po natin napahahalagahan yung feelings ng bawat isa. Pero God holds a significant care doon sa pag-handle natin ng feelings. He wants us to become transparent with Him. Ano po yung transparent? Yung transparent is yung sasabihin mo yung tunay na nararamdaman ng puso mo regardless of the situation. Si Jesus nga lang po eh. Nung siya ay ipapako na sa krus, si Jesus na to ah, yung siya ay ipapako sa krus, nagpray siya sa Garden of Gethsemane. Kasi doon mo makikita yung pagkatao eh. Doon mo makikita na ayun yung nature din talaga natin, na may limitasyon tayo bilang tao. Itong si Jesus, nasa limit na siya din. Nasa limit na si Jesus. Tapos sinabi niya, Lord, ayokong gawin yung pinapagawa mo. Ayokong gawin. Hindi. Kaya nga sinasabi niya, Lord, take this cup away from me, Panginoon. Yung ipapagawa mo sa akin, ipapako sa cross. Kasi alam ni Jesus eh. Alam ni Jesus na ipapako siya sa cross. Alam niya na papahirapan siya yung kanyang taong katawan. In-express niya yung kay Father God. Sinabi niya, Lord, hindi ko kaya. Ama, hindi ko kaya, Panginoon. Tanggalin niyo itong cup sa akin, pero but not my will, let your will be done. Hindi pa rin yung sarili ko nararamdaman, Lord, gusto ko yung will mo pa rin, Panginoon. At hindi niya lang ginawa yun isang beses. Tatlong beses niyang ginawa yun. Tatlong beses na ginawa ni Jesus na sinabi niya na, Lord, hindi ako okay. Lord, I want to escape from this. And I want you to understand, mga kapatid, na si Lord, He knows our hearts. He knows our hearts and He just wants us na ilagay mo yung lahat ng cares mo sa paanan niya. Ilagay mo yung lahat ng anxieties mo, yung lahat ng worries mo, kung anxious ka man, kung galit ka man, kung nagseselos ka man, kung masaya ka man, lahat ng uri ng emotions and feelings mo, ilabas mo sa akin because I care for you. Ayun yung gustong ipasabi ng Panginoon sa atin. Napaka-importante ng nararamdaman mo, kapatid, sa harapan ng Panginoon. Kasi nga si Jesus, kung sinasabi niya na dumating sa punto niya na hindi siya okay, tapos ikaw, laging okay, ano, mas magaling ka pa kay Jesus? Di ba? Kaya napaka-importante, kapatid, ng transparency natin sa Panginoon. And
transparency natin sa ating mga closed loved ones. Yung mga taong ang pagkakatiwalaan natin. Napaka-importante po nun, mga kapatid. Kaya, let's not take that for granted. At huwag nating makita yun as weakness. Kasi, yung transparency po, it saved my life dun sa aking suicidal thoughts at saka depression. It's only through transparency sa Panginoon at sa mga taong malapit sa aking puso. Kaya napaka-importante po yun, mga kapatid. And He cares for us. He knows our heart. And He wants you to be transparent with Him. Si Haring David nga lang po, mga kapatid. Grabe yung kanyang transparency sa Panginoon. Biruin mo, gusto niyang ipapatay yung mga taong gustong pumatay sa kanya. Pero tingnan mo, after na ilabas niya yung kanyang tunay na nararamdaman sa Panginoon, after ng kanyang outburst of emotion, ano yung after nun? It's all praising. Yung lahat ng worries, lahat ng anxiousness, napapalitan ng praises. Kasi nasasabi sa ni David sa dulo na, Lord, pero ikaw pa rin yung aking tunay na Panginoon. Alam ko na kaya mong gawin yung lahat. Bakit napaka-importante ng transparency? Because it leads to intimacy. Yung intimacy natin sa Panginoon, mas yung relationship natin sa Kanya, mas nag-i-evolve lang nag-i-evolve. Sa mga relasyon nga lang po, di ba? Sa mga relasyon nga lang natin na pag tayo'y naging transparent na nasabi na natin yung tunay nating nararamdaman, mas nagiging kayong close, mas nagiging kayong intimate. And ganun din yung gusto ng Panginoon sa atin. He wants us to have that transparency with Him. Na it's okay, kapatid, to not be okay. Alam ng Diyos yan. And once you feel, once you learn, and once you understand na pinapahalagahan ng Panginoon yung nararamdaman natin, makikita mo yung comfort niya. Your heart will receive His love. Your heart will receive His comfort. Your heart will receive His compassion and mercy and grace towards your life. Ayun ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Ayun ang pabaon niya sa atin ngayong umaga. And I will just leave this verse to you, mga kapatid, kasi kailangan to sa ating mga relationships. Kailangan natin maging transparent sa Panginoon. At kailangan din natin maging transparent sa mga taong nakakasalamuha natin. Bakit? Kasi sinabi sa James 5 verse 16, therefore, confess your sins to one another. Hindi lang sins, worries, anxiousness, nararamdaman mo, what you feel right now. And pray for one another. Pray for each other so that you may be healed. You may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayun po yung pabaon sa atin ng Panginoon ngayon, kapatid. God bless you and God bless your day.